pagod na yung mga sir. May ilagawa kami ngayon dito. CX-5, Mazda CX-5. Anong model to, Jom? Anong modelo? Pang 2014-2015 model CX-5, Mazda CX-5. So, yung problema nito, mga sir, yung leak dun sa may transmission niya. So, ito kasi may differential to dito sa may harapan kasi all-wheel drive to, mga sir, itong Mazda CX-5 na to. So, binaba namin yung crossmember niya, yung talangka, mga suspension, yung exhaust, binaba namin ng buo kasi hindi namin ma-access yung differential niya, itong front differential. So yung tagas kasi nandito sa oil seal, tapos dito sa pagitan ng transmission saka itong differential niya. So kailangan ibaba namin lahat bago ma-access or bago matanggal namin yung itong differential. So medyo matrabaho kasi madalas na problema niya yung leak dito, mga sir, dito sa may transmission dito. Malakas yung leaking nung transmission. Ayan. So binaba natin yan. Pero may option na kami dito kasi kung hindi na yung mababa yung differential, mababa namin yung buong transmission. So, kinalas lang namin lahat. Yung pinakamasikip lang yung part dito sa exhaust system niya, napakasikip niyan dito. So, ito, niluwagan namin apat. Ito yung naka-hold sa differential dun sa may transmission niya. So, totoo sin, yung gagawin lang namin dito is 4 leak lang ng transmission. Kasi bagong-bago pa, 4 leak na ng oil ng transmission. So, awabahan nyo itong differential na to. Kaya na kasi yun, 4 na bolt. Sige, Jom, tanggalin mo na. Alalain mo muna ng 4. Yung differential, baka malaglag. Hawakan mo lang yan, dito ka sa kabila. Hawakan mo. Ayan. Yan yung differential niya. Mababahan natin kasi sa pagitan ng transmission at differential niya, may oil leak din. Leak din ng differential. Kunin mo lang, Jom. Yan. Para hindi mag kapalit-palit. Kaya mo pa, talagaan ka muna. Mababahan natin yan. Kasi yan yung salary ng leak. Yun, no? Tapos, eh. Yan, no? Yung oil seal na to, palitan natin yan. Bali, dalawa pala yung magkaharap. Ito, ito din yung oil seal na isa. Ito pala yung malakas. Oo, dyan. Itong transmission seal. Tapos, dalawa. May leaking din to sa differential oil niya kasi yan, mga sir, oh, yung leak ng differential. So sa dalawa, bali tatlong oil seal, mga sir, kailangan natin palitan. Tatlong oil seal sa dito sa labas, sa outer, or leak na rin. Tapos eto, nung pagsalpak pala ng differential dito, dalawa yung oil seal. Para sa transmission fluid at para sa differential fluid na oil seal. Kaya dalawa yung sa loob. Lahat yun may tagas, yung dalawa na yun. Kaya malakas yung leaking dito. So, yung loob naman kasi ito, sinilip namin ito yung loob. Dito. Latuyo siya. Dito sa bandan to ng third converter. Tuyo. Yeah, dito lang talaga malakas ang gagaling yung leak sa may differential. Yan. Yeah.
natin yan. Ako, di kulang pa pala. Hindi, ano lang. Tatlo lang. Isa, dalawa. Kasi, yung do, wala na yan eh. Ano yung transfer case? Hindi naman nababa na yan eh. Wag na. Oo, itong tatlo lang talaga pinaka ano. Di, medyo fun tayo ngayon. Magpapawas tayo ng labor. Kasi mabuhay. Doon lang tayo malakas. Hindi ko wala alam kung parehas na nung pinadala. Gil yan. Oo. Nagpadala ka ba ng ganito? Ng gear oil? No. Saan pa yung isa? Lako, malaki. Dalawa yan? Pag-transfuse. Tama yan, malaki. Hindi, lapad yun. Ito, tinan mo dito. Sukatin mo yun dito. Kung parehas na yun. Malapad din eh. Parehas ang size yan. Tsaka ito. Patay. Oo, parehas yan. Oo? Mm-hmm. Baka ito. Oh, maliit naman. Maliit. Mali yung oil seal. Mali. Baka kasi. Ito, itong isa. Dito na yan. Frank. Ito, sa kabila. Sa kabila, di ba? Yan. O, yan. Ito yata yan. O. Ito nga. Parehas ito. Parehas? Oo. Oh. Parehas niya. Ito, tanggalin na rin ito. Tanggalin mo na. Yung mga sir, yung pagtanggal ng oil seal. Ini-screw lang. Kaso ayaw ko. And mga sir, ganyan ang paglabas ng oil seal. Ini-screw lang natin kasi napalitan din naman to para hindi lang masugat itong mga labi. Itong labi na to. Hingin ka doon. Ay, dito masugat. Kailangan natin yan ang screw. Ganyan lang po yung paglabas ng oil seal. Pagkuha. Kasi papalitan ng oil seal itong differential niya. Sa X5. So, papalitan din natin yun din dito. And dito. Papalitan din natin yan. Dyan. May karap kasi yan ito. And then, differential na lang. Kakalpak yan doon. Nakakabitan din natin. Parehas lang ng size yan. Ito din yan. Lagyan natin ng grasa. Ito, dadaan ito. Para hindi masira yung seal. Yeah.
schedule na natin na maayos yung pagkakala. Pantay. Kabila, meron ko ito. Ito. Ito yung dito, tatlo yung seal nito. Grabe, boys. Dito sa loob. Itong maliit. Dito yan sa loob, mga sir. Dito sa loob na to. Dito meron pa. Balit ito dito, pati yung cover. Dalawa lang yung pinakang oil seal. Ito, saka ito. Ito yung sa labas. Dito. Ito naman yung sa loob. And then, meron pa yan. Saan yung isa? Ito. Ito mga sir yung original niya, yung cover, so pwede natin ibalik yan dito para original pa rin. Ito lang yung pinakantakip, dito talaga yung dalawa yung pinakansin niya, ang pinakantakip lang to kahit nga hindi na ito palitan eh, kasi wala naman problema dito, dito yung problema sa dalawa nito. Abit natin yung sa loob. Okay. Para pagsalpak ng axle, hindi siya masugat. Kasi may grasa mga sir. So ito ang labas. Para smooth lang yung pasok. Medyo mahirap lang ito ipasok. Nasa loob banda. Differential niya. Pat, lagay mo. Ano ga, kumusta? Ang buhay-buhay natin mga Pilipino. Talaga. Ulit-ulit lang nangyayari. Talaga, pag mahirap. Wala nga, mayaman. Mayaman. Buti si Patrick, mayaman to. Mga sir, natin yan. Yung differential ng Mazda CX-5. Ito kasi yung malakas yung leak. Kaya pinalitan natin yan ng mga oil seal.
and washer. Natin siya ng mga oil seal. So, ngayon kinakabit na lang natin. So, babalik na lang natin mga sure. Ito na naman yung binaba namin. Kasi, ito yung malakas ng leak sa may axle. So, mamaya, pagkabit na, balik lang namin lahat. Tapos, dito yung mamaya mga sure. Ito na mga sure, yung CX-5 na binaba natin. Pinalitan natin ng mga oil seal. Ito sa differential, transmission, saka sa axle. Kasi malakas yung leak niya dito. Ngayon ito, pinapa-under natin. Na-observe natin. Let's check natin yung langis. Sige, baba mo na, Jom! Para ma-road test natin. Dadagdagan lang natin yung ATF niya. Transmission fluid. Le-level lang natin. Kasi yung level ng ano niya fluid yung pinakang dipstick dilagyan natin saan ang salin dito doon ato mga sir dagdagan natin ang ATF niya ito yung ATF niya original from Mazda. Yo, busing niya isang litro. Ulang pa yun. Ulang laman yun, no? Ulang laman yung lipstick. Nire-level lang natin. Kailangan kasi mga sir, umaanda rin yung sasakyan. Para ma-check natin ng maayos yung fluid level niya. Bakit mo na siya ito? And mga sir palinan natin yan oh, sukat yung paranyake dikin sa ilalim yung salinan mga sir nandun sa bandang yun kulang pa isa kulang pa yan ayun ayun ito na mga sir road test na natin itong MX Mazda CX-5 after mapalitan ng mga oil seal ng transmission saka yung differential all wheel drive kasi ito kaya may differential to so malakas yung leak ng ATF nya kaya pinalitan natin road test natin very good yan yan mga sir good man tapos nagpalit na pala nito na transmission filter pinalitan din natin to saka ATF fluid automatic transmission fluid original from Mazda pinalitan natin siya so yan mga sir adjustin natin ito unit pala is Mazda CX-5 2015 model yan mga sir always good naman so yan mga sir maraming maraming salamat po sa patuloy na nakasubscribe na nagsusubscribe pa rin malapit na tayong mag 1k mga sir maraming maraming salamat po sana tuloy tuloy po yung pagsuporta nyo para lagi po tayo may upload na video maraming maraming salamat nga po pala sa nag-message, subscribe, nag-share ng ating video. Maraming maraming salamat po. God bless.